Hello mga katropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga katropa ay tungkol sa filter function. Meron na akong filter function mga katropa. Pero ipapakita ko sa inyo yung advantage or magandang side ng filter na pwede mong i-remove or pwede mo siyang ipagpalit or alternative ba ang tawag doon? Pwede mo siyang i-replace kay VLOOKUP at XLOOKUP mga tropa. So, kung paano yan mga tropa, panoorin mo to para malaman mo. Okay? So, bago tayo magsimula, huwag mo na kalimutan hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And comment below mga tropa kung may tanong ka, may suggestion ka, or kung ano man yung gusto mong sabihin, comment mo na yan dyan sa baba. Okay? And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Okay mga tropa, so intro na tayo. Talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, ito yung data natin. So makikita nyo na dito, meron akong kinerate ng VLOOKUP and XLOOKUP. So dito natin, dito ko ilalagay yung comparison ng mga formula natin or mga functions natin. So, simulan muna natin sa VLOOKUP. So, equals VLOOKUP. So, sa VLOOKUP mga katropa, kung titignan nyo yung data natin, makita nyo, si David dito, yan, meron din David dito, may David din dito. Si John ay isa lang. Then, si Mary, dalawa. Yan, si Noah, dalawa. Okay? So, kung VLOOKUP yung gagamitin natin mga katropa, hindi niya mabibigay yung tamang sagot na gusto natin. Kasi, di ba, si VLOOKUP, kung ano yung unang-unang niyang makikita na pangalan or na lookup, yun na yung ibibigay niya sa yung sagot. So, ganito yun mga tropa. So, lookup value natin is ito yung name. Comma, table array natin is ito. Yan. Tapos, ang hinahanap natin is yung t-shirt, di ba? So, pang second column. Then, exact match. Then, close na natin yung VLOOKUP. So, nakita niya mga tropa. Ito lang yung, ito yung binigay niya sa yung sagot. Pero, paano naman to? At ito. Okay? So, hindi niya na-satisfy yung gusto nating sagot. So, kumbaga, kung ano lang yung nauna, yun na yung ibibinigay niya sa ating sagot. So, tignan naman natin kung sa XLOOKUP ba, eh, mabibigay din niya sa atin yung sagot na gusto natin. So, yung XLOOKUP mga tropa is equals XLOOKUP. So, yung XLOOKUP mga tropa is pang Office 365 lang to. So, yung VLOOKUP is pang international internet. Pang all levels. All kinds ng Microsoft mga tropa. Si XLOOKUP is pang Microsoft Office 365 lang siya. Okay? So, yung mga lower version wala si XLOOKUP. So, yan. So, lookup value niya is ito. Then, lookup array niya is kung nasaan si lookup value, which is ito yon. Then, yung return array niya is kung nasaan yung gusto natin. So, ang gusto natin, di ba, si product. Ay, si t-shirt. So, ito yung si t-shirt na column. So, dito natin kukunin. Ngayon, if not found, wag muna tayo dyan. So, i-close muna natin. Wag muna natin expand yung formula. Then, enter. So, nakita nyo, same result lang siya ng VLOOKUP. Which is, ayan, ito lang. Ito lang ang kinuha niya. Kinalimutan niya ito. At ito. Diba? So, ngayon mga tropa, meron pang optional syntax si XLOOKUP. So, i-continue natin yung formula. If not found, so, wala naman tayo niyan. Tapos, exact match or next smaller, exact match or next larger item. So, exact match natin. Then, continue natin. So, yung search mode is search first to last. Ibig sabihin, from unang data natin hanggang last, yung sa search niya, search last to first, so baliktad naman siya. Tapos yung binary, yan. So, dito mga katropa, pwede natin yung first to last yung gamitin natin. Then, enter na natin. Same pa rin mga katropa. Kung baguhin natin to, gawin natin 2. Kasi, negative 1 pala, sorry. Negative 1, parang last to first nung gawin natin. Which is, nag-iba kasi
ito ang una niyang nakita kasi last to first, di ba? So, ayan. So, balik natin sa first. Sa one lang. Para pareho lang siya. So, ibig sabihin, mga katropa, kapag ka ang data mo ay ganito na marami yung inililook up or marami yung sa look up value nyo, hindi applicable or hindi pa pwedeng gamitin si VLOOKUP and XLOOKUP. Kahit sobrang ganda ng XLOOKUP, mga katropa, hindi siya pwedeng gamitin sa ganitong klaseng data. Okay? So, ano yung pwede natin gawin na alternative or replacement dito sa dalawang formula na to? Yung pinakamagandang formula ngayon or function sa Microsoft Office 365 is yung tinatawag na filter function. So, hindi lang siya literal na pang filter. Marami siyang pwedeng gawin. So, yung filter function, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Meron na akong tutorial niyan. Panoorin nyo na lang ibang mga filter function ko. Ito is dagdag knowledge or information sa inyo. Okay? So, sulat ko muna dito si filter function. Yan. So, equals filter. Yan. So, yung syntax niya is array and include. Tapos, if empty is optional. So, yung array niya, mga katropa, is ito, mga katropa. Yan. Okay? So, then yung include niya, mga katropa, is ano ba yung parang gusto mong ipahanap sa kanya. So, di ba, ang pinapahanap natin, yung include niya, mga katropa, is ang pinapahanap natin ay si David, mga katropa, di ba? So, yung include niya is ito, is equal to dito, close na natin. So, if empty kasi, optional lang siya. So, assist na lang natin siya. Then, close natin to. So, nakita niyo mga tropa. Sa filter function, ibibigay niya sa inyo lahat ng detalye or lahat ng makikita niyang may David. So, ito yon. Yan. Okay? Pero, kung ang gusto mo mga tropa ay specific lang nandito sa t-shirt. So, ang gawin natin is equals filter. So, yung array mo mga katropa, dito mo na lang siya hanggang dyan lang. Okay? So, isa lang, para isa lang yung ibigay niya sa yung sagot. Include niya is ito, is equal to dito. So, kapag ka nakita niya dito sa array na to, sa range na to, yung pangalan nito, nandito. So, yun yung ibibigay niya sa yung sagot. So, close na natin. So, ayan siya. Kita niyo. Okay. So, kung ayaw nyo man naman na may ganito mga katropa, pwede nyo din baguhin yung formula. Equals filter. Yan. So, yung array mo is ito na lang. So, include is ito. So, equal to dito. Close. So, ayan siya. Yung number na lang mismo yung lalabas mga katropa. Okay? So, ngayon mga katropa, hindi pa rin ito yung gusto natin, di ba? Kasi ang gusto natin is makuha niya lahat yung sagot. Kung ilan ba talaga si David dyan. Okay, so dapat ang makuha natin sagot is 1,139. So, paano naman yung gagawin natin? So, burahin ko muna tong dalawang filter function na to. Yan. So, equals, di ba? Filter. So, yan. So, yung array natin, mga katropa, is ito. Then, yung include natin is itong name is equal to dito. Then, close natin to. Tapos, mga katropa, dito, ipasok natin si sum function. Yan. Okay? Para ma-sum niya lahat yung formula or lahat nung may word na David dyan. Then, close natin yung sum function. Then, enter. So, ayan siya, mga katropa. Okay, so nabigay niya sa atin yung sagot na gusto natin. So mga katropa, ganyan mga katropa yung gagawin din yung formula kung marami yung mga hinahanap nyo mga katropa na kailangan mong isam lahat. Okay, so sana may natutunan ka. Pahita ko ng like button mga katropa kung may natutunan ka naman or nagustuhan mo tong vlog natin, yung video tutorial natin. So, share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka pag may mga bago kong uploads. Okay mga katropa, so see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!